Oh, mga kababayan, nag-change of heart na si Super Ate Aimee Marcos. Pinapasoko na po si Pastor Apollo Quiboloy, si Pacquiao. Malamang isumpa na siya nito. Isumpa na siya nito, mga kababayan, ng mga Duterte, ni Maudig, saka lalo na ni Inday. Isabi ko sa inyo, family is family. Blood is thicker than water. Eh yung grupo po ni Pacquiao, mga supporters ni Pacquiao, gusto nang tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Alangan man, kumampi pa sa kanila. Si Aimee Marcos, gusto nang iluklok si Inday po. May panawagan na po doon sa Dabao. Pero hindi man po yung mismong mga Dabawenios. Yung mga members man lang po ni Pacquiao, nakakarampot man lang po, hindi nga mag 2,000, hindi mag 1,000 po. Mas marami pa yung mga polis. Kaya yung sinasabi nilang 8 million, hindi man pala yung totoo. Yabang man lang yun, mga kababayan pala ni Pacquiao, na ang members niya umabot sa 8 million. Kung 8 million po, nasaan ngayon yung 8 million? Bakit hindi lumusob sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Kahit nga po doon sa Liwasang Bonifacio, the same grupo, kukunti man lang yung pumunta. Ito po yung rally nila sa Liwasang Bonifacio. Nung gabi na, nag-disperse na sila kasi pakunti ng pakunti. Siyempre, pagod na yung grupo ni Ari Roque at ni Badoy. Kaya nag-change heart na si Senator Aimee Marcos kasi pinasok na ng politika. Alangan man pumayag siya na si Inday gawing pangulo. Gusto nang gawing presidente daw. Mag-take out na daw po. Sabi ng mga nagrarally. Kaya nahimasmasan po si Super Ate. Oh, ito siya. Mga kababayan, sabi dito sa balita, Senator Aimee, inikayat si Quiboloy na sumuko na ng maayos. Pinagamit na po yung rally to destabilize the government. Payag siya sa ganon. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, I think tama yung mga analysis natin. Dumikit si Super Ate sa mga Duterte para alam niya kung ano yung mga agenda. O ngayon, nakita na yung peligro na ginagamit na po yung issue kay Pacquiao sa destabilization laban sa Marcos administration. So, ibigay ko sa inyo itong balita ngayon. Preskong presko, mga kababayan. Yan po, ay may solusyon. Ito yung tama po na dapat gawin ng ating mga leaders. Nanawagan si Senator Aimee Marcos kay Kingdom of Jesus Christ founder at tinaguriang appointed son of God na si Pastor Apollo Quiboloy na matiwasay na lamang itong sumuko sa kapulisan na halos 3 araw na na nasa compound upang halughugin ito at isilbi ang warrant of arrest. Tama! Isabi nga natin, mga kababayan, dapat tularan ni Pacquiao yung mayor namin dito sa Daraga, Daraga Albay, sumurrender na po. Ito yung breaking news kanina, published ng dati kong istasyon DCGB. Ayan po, Daraga Mayor surrenders to PNP. Itong si Mayor Baldo, mga kababayan, siya yung prime suspect, mastermind, na itinuturo sa pagpatay kay Acobicol Party List, Rudel Batocabe. Several years ago, yung partido po ni ni Acobicol Party List, Saldico, yung Chairman Committee on Appropriations, o kasama niya si Rudel Batocabe, kaibigan natin. Ngayon, itong si Mayor Calwin Baldo ay siyang tinuturo na mastermind. Nakulong na to, mga kababayan. Kaya lang nakapagpiansa, and later on ngayon, nag-issue uli ng warrant of arrest yung korte sa Manila. So, ang ginawa niya, voluntary nag-surrender sa ating mga authorities. So, ito po yung tama na desisyon na isubmit natin yung ating sarili sa mga authorities. Kasi, pag alimbawa, naniniwala ka, wala kang kasalanan, then,
After thorough trial, siyempre, sa Osgado, mapapatunayan ka na walang kasalanan, not guilty, ang magiging promulgation ng kaso mo. So, tama po ito, mga kababayan, na dapat ito din ang gawin ni Pastor Apollo Quiboloy. So, balikan natin yung naging panawagan ni Senator Aimee na sumurender na lang sa mga authorities ng matiwasay para maiwasan po yung gulo at sakitan po. So, sabi dito sa balita, ayon sa media conference na dinaluhan ni Senator Aimee habang nasa Plaridel, Bulacan, na iniulat ng ABS-CBN News, maging siya ay naniniwalang hindi katanggap-tanggap ang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Quiboloy dahil tila nadadamay ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Saad ng senadora, alam niyang kayang-kaya ni Quiboloy ng kanyang mga abogado na ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya sana raw ay sumurender na lamang ito ng maayos. So sabi niya, well, ang pagkakaalam ko ay talagang hindi ganyan ang pagsilbi ng warrant of arrest, kaya labis-labis ang pangyayari na libo-libong polis ang pinadala roon. Ipalagay ko, kayang-kaya naman ni Pastor Quiboloy ang sarili niya kasama ng kanyang mga abogado, kaya ayaan na natin at kausapin natin ang tropa nila na sana sumurender na lamang ng maayos, giit ng senadora. Gawin po ninyo, Senator Aimee Marcos, kayo na yung manguna, you bridge. Pumunta ka ng Davao, kasi pabalik-balik ka naman doon. Di ba? Pumunta ka ng Davao. Kausapin mo, isama mo si, yan kung hindi ka isumpa ng mga Duterte. baka iba na yung tingin sa'yo ngayon. Talaga niyang Trojan horse ito si Aimee Marcos. Yan ang pinapalitaw nga nila, mga kababayan, ngayon. Trojan horse at mangga. Mangga gamit din. Tawagan niya si Inday. Magsama sila ni Inday kasi best friend sila eh. At yung dating Pangulong Digong na siyang administrator ng property ni Pacquiao. Kasi ngayon po, binubutas na yung banker. Sabi, may gagawing controlled blasting daw kung hindi makaya. Pero ang latest ngayon, binabarinahan na lang. Imbes na blasting, kasi baka may mag-cause pa ng panic, kasi yun ang ginagawang propaganda ng SMNI, bubumbahin niya. Kung ano-ano mga pinagsasabi po, sisirain niya, bubumbahin, kung controlled blasting po, kasi malalim siya at napakakapal, pero nade-detect ng equipment, yung heartbeat ng mga nandun sa ilalim, tinulungan po sila. Naka-acquire yung PNP ng isang instrument na kahit ilang meters yung kapal ng lalim, nadidetect po. May sensor sila. So ang sabi, binabarinahan. O ngayon, going back dito sa panawagan po ni Aimee Marcos, tawagan mo na si Maudigs. Siya yung administrator doon. Nakausapin na yung mga members na kumalma at umalis sila doon sa lugar, then para bigyang daan ang negosasyon. Kasi ang sinasabi po ni Pacquiao, papatayin siya. Dapat nagmagbigay ng guarantee ng safety ni Pacquiao po ay mismong yung dating Pangulong Digong as administrator, yung anak niyang vice presidente na designated survivor, at saka po yung best friend nila na si Senator Aimee Marcos. Silang tatlo ang mag-negotiate and guarantee the safety ni Pacquiao sa kanyang pag-surrender. Then, dalhin sa Maynila, ikulong po, i-detain sa separadong detention cell tulad ng ginawa kay Senator Aimee Marcos. Laila de Lima. So, ganun lang. Para yung risk, mga kababayan, mawala. High risk po kasi. High risk po itong si personality. Ito pong si Pacquiao. So, ganun lang. And no less, siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siya na yung magsabi, ginagarantiyahan ko, Pastor Quiboloy, ang safety mo.
habang sinasa ilalim yung trial. Ganun po, mga kababayan. So salamat naman sa change of heart ni Senator Amy Marcos. Kasi pag hindi po, Senator Amy, baka pagdating ng oras, ikaw po yung sisihin yan. Nagkagulo, kasama ka sa sisisihin. Na imbis tumulong ka sa pag-surrender, mapayapang pagsuko ni Pacquiao, nakisali ka pa sa posisyon ng mga Duterte na pinuliti ka itong issue kay Pacquiao. Eh, yung issue kay Pacquiao po, sabi nga natin, wala pa sa panguluhan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May kaso na siya. Mamaya, yung mga balita, mga kababayan, i-play ko sa inyo. Local and international. Kung ano yung mga karumaldumal na krimen na kinasangkutan po ni Pacquiao na dapat niyang harapin sa husgado. Sa kabilang banda, sinabihan din ng senadora ang kapulisan na hindi nakakatulong ang kanilang sistema ng pagdakip kay Kiboloy. Inilarawan ito ni Senator Amy na masyado talagang marahas. At the same time, yung ating kapulisan hindi nakatulong yun sistema nga ganito na masyado talagang marahas. Ang sinasabi po ninyo, Senator Aming marahas, naging marahas kasi, unruly yung mga members ni Pacquiao. Inatake yung mga polis, may mga injuries po. Kaya nga, may mga hinuli sila. At ang sabi, may mga sistema ang ginagawa yung mga members ng kingdom na sila-sila nagkakasakitan. Tapos, ibiblame sa mga polis. May mga akusasyon na nga po na may nirape daw yung polis. Yan po, pinapakalat ng SMNI, Justisya sa babae na nirape ng polis sa KOGC compound. Justisya, justisya. Yun ang sinasabi nila po. So kay po, kailangan siguro na imbestigahan yung mga aligasyon at kung mali-mali yung mga sinasabi nila, filean ng kaso po itong mga taga-SMNI na nagpapakalat po ng fake news. O ito yung sabi po ng PNP. KJC members purposely hurt fellow supporters then blame police. Yung sabi po ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, they obtained video evidence probing this claim. When asked about the reported injury sustained by some members ng Kingdom during a rally on Sunday night and ongoing service of arrest warrant at their compound. So gumagawa-gawa sila ng kwento, mga kababayan. Parang yung drama nila na may mga natroma tapos nagko-collapse, tinatakbo sa ospital para siraan po yung police operation ng ating mga authorities at galitin yung mga tao para kumampi sa kanila. Mga people power, yun ang agenda ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. So sabi dyan, meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron silang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat sa kapwa nila miyembro para ipakita at isisi sa kapulisan na doon galing yung injury nila. We are just waiting na ma-authenticate yung video na ito to show how desperate these people are para ipakita na inaabuso sila ng mga polis natin. While on the contrary, yung mga polis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan, but they maintain their composure at self-restraint. Sabi po ni Pajardo, in fact, may 7 mga PNP personnel ang nasugatan po. Yan po, 7 PNP personnel hurt during KJC rally in Davao. So sabi po ni Fajardo, yung mga polis po natin nasaktan kagabi. May mga polis na may basag ang nose bridge, maraming galos, maraming sugat sa paa at mga kamay. Di po tayo ang nagsisimula ng gulo. In fact, hindi nang huli ang mga kapulisan kahapon because they want to de-escalate yung tense situation kahapon kahit na binabato tayo ng mga monoblock. So, mahilig po sila gumawa-gawa ng kwento. Lalo po yung mga taga-SMNI po na mga media personalities nila plus yung grupo ng Banateros. Pag pinanood po ninyo, lahat gawa-gawa, tawag dito sa amin, balubagi.
gawa-gawang kwento para siraan po yung ating mga kapulisan at yung Marcos administration. Isabi nga natin, wala mang ginalaman po yung Marcos administration sa kaso ni Kibuloy. Ang otos po, galing sa Husgado, yung warrant of arrest, inisyo po ng korte. At yung kaso na kinasangkutan po ni Pacquiao, karumal-dumal po. Kaya sabi po ng executive secretary, si Lucas Bersamin, law must take its course. Kasi it will be a bad precedent, mga kababayan, kung yung gobyerno na mismo ang susuko kay Pacquiao. Kasi ang claim ni Pacquiao, siya yung may-ari ng ating kaluluwa at siya din ang may-ari ng mundo at universe. Diba? Yan sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, the legal process niya must be adhered to regarding Kibuloy's continued hiding. He is unanswerable to the law. The law must take its course. Meron namang process dyan. The former justice, Chief Justice told reporters when asked to comment on allegations that the hunt for the fugitive pastor was politically motivated. So yun lang po yung maigsing statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So tama po. O ngayon, iparinig ko sa inyo mga kababayan kung ano yung mga kahindik-hindik na kinasangkutan na kaso here in abroad, lalo sa Amerika, ni Pacquiao. O ito po yung galing sa Amerika na balita. Ayan po. FBI, mga kababayan. Ngayon, iparinig ko sa inyo yung audio. Bureau of Investigations is reportedly conducting an investigation into alleged aggressive fundraising and potential human rights abuses in connection with the megachurch's Hawaii outpost, which Salinas manages. Hawaii News Now first reported that sa Hawaii po siya. The investigation reportedly stems from a 2015 assault case against Salinas. A fellow church member, Christina Aguilas, member yan ng church. Aguilas also claimed that she was forced to raise money for the church's Children's Joy Foundation. On this Facebook page, si Salinas yan. Various areas have been posting warnings since 2015. BA spoke exclusively to Marisa from Kanaohe, who took these photos last year of these Filipinas, who she says were harassing shoppers and residents every day, asking for donations for children in the Philippines. It's a really busy parking lot. And these two young women, sayo yung biktima ni Kibuloy, going in and out of the parking lot, weaving throughout the rows of cars, actually looking into people's cars. And when they found like a young man that they could pray themselves on, they would just go for it. Marisa says the young women would usually hang around all day in public places. They were carrying around either... Yan yung mga inaboso po niya. Member ng church. Children of the Philippines. Last Thursday, the Institute for Human Services in Hawaii posted this warning, saying the door-to-door cookie sale sa Hawaii siya, IHS, as they claim, but that it's a scam tied to a human trafficking operation in Hawaii. Human trafficking po ang kaso niya sa Amerika. Sa Hawaii po yon. Ayan po siya. Kibuloy, human trafficker. Yan o. Sa Amerika siya. Yan yung church nila. FBI investigates Waipaho Church for alleged human trafficking. Ganon kaseryoso po yung kinakaharap na kaso ni Kibuloy. Ito report ng 24 oras ng GMA. Pakinggan po ninyo. Ayan po. 24 oras. Yan ang best friend po ni Digong tapos ni Inday. I-play ko po yung balita. Ng bahay nito, magmasahe at makipagsiping umano kay Kibuloy. Dali lang. Ulitin natin yung report.
investigation ng FBI ng Amerika ng wanted poster ni Pastor Apollo Quiboloy ng Simbahang Kingdom of Jesus Christ. Kaugnay ito sa indictment o rekomendasyong kasuhan si Quiboloy ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling ng isang federal grand jury sa U.S. Court sa Central District ng Santa Ana, California State. Ayon sa FBI, may inilabas na federal warrant para kay Quiboloy noong November 10. Sa abiso ng FBI sa kanilang website, kaugnay ito sa umunoy partisipasyon ni Quiboloy sa Anilay labor trafficking scheme sa pamamagitan ng pagdala sa ilang miyembro ng grupo ni Quiboloy sa Amerika gamit ang mga Pineking visa para pilitin umano silang humingi ng donasyon para sa isang umunoy Peking charity. Sabi ng FBI, napunta raw ang mga donasyon sa pagtustos ng gastos ng simbahan at maluhong pamumuhay ng mga leader nito. Ang mga miyembro raw na makakapag-solicit para sa simbahan, ipinapasok sa mga huwad na kasal o ikinukuha ng mga Peking student visa para patuloy na manatili sa Amerika at makahingi ng donasyon. Sabi rin ng FBI, may mga babae raw na nirecruit para maging personal assistant si Quiboloy para maghanda ng pagkain, maglinis ng bahay nito, magmasahe at makipagsiping umano kay Quiboloy. What? Kita ninyo? Ito yung kaibigan po ni Inday. Maraming salamat sa 24 oras sa GMA. Sila yung nag-report para ma-acknowledge natin na yung mga sources natin ng balita, mga kababayan, credible news sources natin, credible news organization. Ito naman po, galing ito sa testimony doon sa Senate hearing ni Risa Ontiveros. Yan po, blinar po yung mukha ng biktima ni Pacquiao. Yan, iparinig ko sa inyo kung ano yung sinasabi po. So, I joined the dances. And I remember late at night, somebody called me and they said that Pastor Quiboloy, like, he's waiting for you, he's calling. So, I didn't, think anything. And then when Pastor Quiboloy called me, he was asking me if I will become pastoral. And he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was very innocent to that. I did not understand. I thought it just sacrificed your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again. And then he was trying to explain to me what is the meaning of that. You have to sacrifice your body. You have to have a sex with him. Not right away that I was okay with that. It's maybe 4 months more. Around 1 month it did start, when we started. No, seriously, it's summer 2013, something like that. How long were you a pastoral, and pastoral siya, yung nagsiserve sa church ni Quiboloy. From 2013, and then I left 2021. So it's 8 years. 10 years siya. That whole period, you were being sexually used, Quiboloy? Yes. You also met the other pastorals, the other Ethiopian pastorals? Yes, all of us, you don't even think that others are like that also, because they are saying don't tell anybody. It's a very sacred ministry. Not everybody can be like that. It's not all the same. It's once or two times, and the other one, they have to be every week, it's called night duty. So ang pangalan nito, alias tinago na lang ni Risa, alias Nina po, Nina, dinoktrina po, brainwash na yung pakikipag siping kay Pastor Quiboloy, parte yun ng sakripisyo. Matindi pong pag-brainwash, pag-doktrina, kaawawa, ang tawag nga po sa kanya ng ating mga authorities, predator. Ng mga batang pastoral. At sabi po,
may kasama ito doon sa no, sa loob ng bunker na kailangang maligtas, mai-rescue ng ating mga authorities kasi ang sabi, yun ang paborito niya, isang batang biktima na inaasawa po, sinesexually abused, madaling sabi, kasama niya with the other accused ni Pacquiao. So there is a continuing crime happening, mga kababayan, sa compound ni Pacquiao. O ito siguro familiar na sa inyo. Lagi ninyo itong makikita sa YouTube. Siya yung nagtitimbre kasi kasama siya. Isa siya sa mga, nung bata pa siya, sa mga biktima ni Pacquiao na sexually abused. Ngayon, isa siya sa siging pa-interview ngayon and giving tips to authorities tungkol sa pinagtataguan na bunker ni Pacquiao. Pakinggan natin yung sinasabi niya, mga kababayan. Yan o, para... Yan po. Sabi niya, kibuloy sindikato ng mga pulubi sa Manila. Yan o. So, pakinggan natin yung kanyang sinasabi. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. Nasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao. Papanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kami iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF. Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kami magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinafik sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Maynila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas ng babatukan ni Kibuloy. Po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila na that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang aking mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan. Nasa ibang bansa siya, nakabase. Sobrang inaboso. Ayan. O ito, report ng ABC News. Sa Amerika po ito. Iparinig ko po sa inyo. This church in Waipahu, a dark secret hiding an alleged global sex trafficking ring. The leader of the Philippines-based Kingdom of Jesus Christ, Apollo Carrion Kibuloy, claiming to be the son of God, now part of a federal indictment, charged with bringing girls and women to the U.S. and forcing them into sex acts with church leaders, using religion and power as a threat. You know, telling women that they would be eternally damned if they didn't have sex with a church leader was literally part of the knife at the throat to these victims. Ngayon,
Ito naman, report ng UNTV, mga kababayan, iba-ibang media organization. Bureau of Investigation o FBI ang Kingdom of Jesus Christ Church o KOJC ni Apollo Kibaloy sa Los Angeles chapter kahapon ng umaga kaugnay sa reklamong human trafficking. Naaresto ng mga otoridad sa operasyon ng dalawang local church leaders ng grupo na kanilalang si Nagia Kapaktulan, 59 years old, Marisa Duenas, 41 years old. Ang dalawang suspect ay sinasabing mga top administrator na naturang grupo at may direktang komunikasyon sa leader na samahala si Apollo Kibaloy na nakabase sa Pilipinas. Bukod sa dalawa, arestado rin isa pa nila kasamahan na si Amanda Estopare, 48 years old na nasa Virginia, USA. Bate sa reklamo na tanggap ng mga otoridad, pinepeke umano ng mga suspect ang immigration document ng kanilang mga miyembro at sabi rin nilang dinadala sa iba't ibang lugar ng Amerika upang manghingi ng abuloy. May tarif pa umanong halaga na dapat maabot ang mga miyembro sa paghingi ng abuloy at kapag ito ay nabigo ay sinasaktan pa umano sila ng kanilang pamunuan. Batay sa opisyal ng news release ng FBI, minamanipula mo noon ng grupo ang visa application ng mga miyembro nito at sinasabing sila ay aawis sa isang concert. Ngunit pagdating sa Amerika ay kinukuha ang mga passport nito at ginagawang fundraiser o sapilitang paghihingi ng abuloy para sa kanilang Children's Joy Foundation. Dagdag pang racket ay sinasailalim sa illegal marriages ang mga makakakuha sa kota. Isa pa ito sa naungkat ng FBI. Iniimbestigahan nito ang 82 documented illegal marriages na sinagawa ng grupo sa loob na nakalipas sa 20 years. Natuklasan na rin ng FBI na umabot na sa halagang $20 million o kutumbas sa mahigit na 1 bilyong piso ang nakalap ng grupo mula 2014 hanggang 2019 sa paghingi ng abuloy na ipinapadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng eroplano o private jet ng grupo. Ayon sa report, ginagamit umano ng grupo ang perang nalikom sa naturang fundraising sa operasyon ng samahan at upang pondohan rin ang marangyang pamumuhay ng leader na si Kibuloy. Pero ayon sa news release, walang ebidensya na sasabing na may natutulungan ang foundation ng mga bata maging gastos umano sa pagsweldo ng mga workers nito. Maliban sa sinagawang raid sa Van Nuys compound ng grupo, nag-execute din ng search warrant ang FBI sa chapters ito sa Glendale, Los Angeles at tatlo pang lugar sa LA. Gayun din sa dalawang lugar sa Hawaii na affiliated dito. Ayun. Kaya ano, qualified human trafficking po ang isa sa mga kaso niya. Lumalabas, multi-billionaire na po itong si Pacquiao. Ito naman po, report ng Net25. Para alam ninyo kung sino yung ano-anong mga news organization, yung sources natin. Iparinig ko po sa inyo. Surprise na si Apollo Kibuloy matapos na matagpuan ng mga otoridad ang undeclared cash at gun parts sa kanyang private plane na nagkakahalaga ng $350,000. Si Aileen Milio sa detalye. Maghapong ikinulong sa Hawaii ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy matapos matagpuan ng mga otoridad ang undeclared cash sa kanyang private plane na nagkakahalaga ng $350,000. Bukod sa $100,000, natagpuan din sa private plane ni Kibuloy ang mga parte ng baril. Sa ulat ng Hawaii News Now, isa si Apollo Kibuloy sa 6 na lula ng Cessna Citation Sovereign. Pero bago umalis, sumakay rin sa nasabing plane ang Customs and Border Enforcement Agents. At batay sa mga dokumento sa korte, nakita nila ang undeclared cash na lahat ay $100 bills na nakatupi ng maayos at inilagay sa loob ng medyas at saka isinilid sa suitcase. Nakita rin sa loob ng private plane ni Kibuloy ang mga parte na maaring i-assemble na military-style rifles. Isinuwalat din ng isang miyembro umano ng Waipahu Church na ayaw ipabanggit ang pangalan na nagtungo sa Hawaii si Kibuloy para sa isang concert. Lulan din ang nasabing plane ang nagngangalang Felina Salinas, 47 taong gulang na mula sa Makakilo. Si Salinas lamang ang tanging US citizen na lulan ng nasabing plane. Inaresto si Salinas matapos aminin na mayroon siyang bahagi sa undeclared cash na natagpuan. Sa ilalim ng federal law, ang sino man na may dalang mahigit sa $10,000 sa labas ng bansa ay kinakailangang ideklara ito. Batay sa complaint, $40,000 lamang ang idineklara ni Salinas at hindi ang buong $350,000 na narecover. Sinampahan ang attempted bulk cash smuggling si Salinas.
Si Salinas ay isang loyal supporter ni Quiboloy. Ayon kay Salinas, kukuha siya ng kanyang sariling abogado. Pansamantala rin siyang pinalaya matapos magpiyansa ng $25,000. Ang private plea naman ni Quiboloy ay nagkakahalaga ng $15 million at nananatili sa Hawaii. Inaayos na ng federal government para ito ay kumpiskahin. Sumakay na lamang si Quiboloy ng commercial flight pabalik ng Pilipinas. So ito yung ori ng tao na best friend ng mga Duterte. So with that, sana magising na po kayo. Yung mga members po, ginagamit lang po kayo. At maintindihan natin yung mga leaders niya. Kasi siyempre nagkikinabang. Pati yung kanyang mga vloggers. Kaya tama po yon na ginawa ng ating mga authorities na frenize yung mga assets po ni Quiboloy. At sa latest ngayon, mga kababayan, natutuwa tayo sa change of heart ni Super Ate na sumama na siya sa mga nananawagan na mapayapang sumuko sa ating mga kapulisan para maiwasan po yung gulo. Itong si Pacquiao, pag hindi ka tumino ate, Super Ate, baka sisihin ka ng mga mamamayang Pilipino kasi kumampi ka pa doon sa mga grupo na gustong i-destabilize yung ating gobyerno, ang administrasyon ng inyong kapatid na si President Bongbong Marcos, at gustong iluklok na si Inday. Pasumpain na daw si si Loro. O ngayon, sa ibang balita, maganda po itong result ng Okta Research. Lumipad ng tuluyan po yung trust ratings ng ating Pangulong Bongbong, lalo na siguro yung mga latest. Ito Marso pa to, pero yung trust rating ng ating Pangulo sa latest na result na nilabas ng Okta Research, umabot na po ng 71%, pero si Inday po, tuloy-tuloy yung pagdaos-dos. You see? Ito yung release, mga kababayan, ng balita, Okta Research. Tingnan, tumaas sa 71% ang trust rating o bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Okta Research Second Quarter Tugunang Masa Survey. Mas mataas ito ng 2% mula 69% natala ng First Quarter Tugunang Masa na isinagawa noong Marso 2024. Samantala, tatlong bahagda naman ang ibinaba ng trust rating ni Vice President Sara Duterte mula 68% noong first quarter survey, naging 65% na lang. Bagsak na po ang trust rating ng Vice Presidente ngayong second quarter ayon sa Okta Research. Yan po. Lalo na siguro yung Marso pa yun eh. Kung may latest po, July, August, malamang lalong dumaos-dos si Inday. Lalo't tuluyan na siyang humiwalay at bumanat ng bumanat sa ating Pangulong BBM. BBM. Natuloy-tuloy lang po, mga kababayan, sa kanya pong pagtatrabaho. Yan po yung ating magiting na presidente. Kausap niya yung mga LGUs, mga mayors. Ayan po, sabi dyan, nanawagan si PBBM para sa pinalakas na waste management bilang tugon sa pagtaas ng kaso ng dengue at leptospirosis. Inanunsyo rin ng Pangulo ang nalalapit niyang paglagda ng executive order na mag-amyenda sa executive order number 138 para sa mas malinaw na devolution ng mga tungkulin at serbisyo sa mga local government units. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. Pakinggan natin yung speech niya. This is an opportunity for each of us to reflect on the huge responsibility that we all hold in our hands. The ability to transform our respective communities and the lives of those that are in those communities under the banner of Bagong Pilipinas. Your strong presence here today, ang sabi sa akin ni GovDax, hanggang na malapit na sa 4,000 ang nakarating dito sa ating summit, that demonstrates your solidarity with the administration's governance agenda, as reflected in this assembly's theme,
that calls for our local governments to be smart, to be resilient, and to be driven. In this age of technological advancement, it has become imperative to utilize all the latest tools and strategies to explore and improve our daily operations. It applies to areas such as infrastructure, urban planning, even in the simple process of applying for a business permit. I think we are all familiar with the delays that sometimes people have to suffer for very simple documentation. Well, I think the digital world is going to provide us the solutions to those problems and to make us more efficient, and so that the process of interchange between our people and the government, both at the local and the national level, becomes better, becomes easier and more efficient. To bolster this digitalization of local processes, our government is conducting caravans nationwide to promote the adoption by LGUs of the eLGU system as their electronic business one-stop shop, making government transactions convenient for the general public. Truly, in a time when communities and societies have embraced digitalization, there is no excuse for governments, national or local, to allow themselves to be left behind. It is incumbent upon us to promote these smart solutions, such as innovative technologies and strategies, so we can maximize its advantages, especially in the face of challenges that threaten the overall well-being of our constituents. Eh, di ba? Tutok na tutok lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang trabaho. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga-Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.